OMG! It's me, Ryan Bang, for 4G! At syempre, nandito rin si Sunny! Annyeong! Sunny! Yes, Ryan! Knock, knock! Who's there? Sunny! Sunny who? Sunny kaya si Nico? Ano ba naman yan, Ryan? Pakawali naman! Ano ba naman yan? Ay, sa... Oh, bari sa galing ng Segway ko, di ba? Siyempre, sige na nga. Well, now that we're all here, welcome po sa continuation ng Search for... The 4G Barkada Ubal sa Galing Squad! Makilala nyo na! Today ang semi-finalist from Luzon! Yes, we have two semi-finalists. One from Bulacan and one from Quezon. Exciting! Kaya tara, unahin na natin ang semi-finalist mula sa aming makasaysayang probinsya ng Bulacan. Ang intense ng aksyon sa Bulacan, naglaban-laban sina Mark, the Environmental MVP, Clarence, the Rescue Ranger, and Ian, the Presidential Pride. Over! Ready na ba kayo? Over! Ready na! But there can only be one. Ang winner ng Bulacan ay si... Congratulations! Tunay kang palaban, Ian! Dumaan din si Nico sa Quezon Province. Okay! Did you hop-hop a good time? Ano? Did you hop-hop good time? Ano hop-hop? Sa Quezon Province, masarap hop-hop, pancit hop-hop. Ay oo, nakakain ako dun, kaming lahat. Pero in fairness, Ryan, ha, dahil mong baong jokes ngayon. Tama, Sunny! At eto na, kilalanin na natin ang semi-finalist from Quezon. Over! Ready na ba kayo? Over! Ready na! Dahil over ready na kayo, puntahan na natin ang mga challenges nyo. Di papatalo ang candidates ng Quezon. Binigay nila ang best nila. Pero sino nga ba ang may fastest time? Ang semifinalist mula sa Quezon! Congratulations, Karen! Saludo kami sa'yo! And we finally have our finalists from Luzon. Now, let's listen to their stories. Si Karen and Ian, parehong may big dreams. Gusto ko yung ako yung kauna-unang LGBTQ member na magiging presidente ng Pilipinas. Gusto ko po sa pag nanalo kong presidente, magkaroon na po ng equality. Ang gusto ko po talaga is maging teacher. So sabi ko nga, wala naman seaman, walang engineer kung walang teacher. So naniniwala po ako na gusto ko maging teacher dahil alam ko makakatulong talaga ito sa, para sa lahat. Di lang big dreams ang similarities nila Ian and Karen. Pareho rin silang my heart for the environment. Kaya para dito ang advocacies nila. Ang advocacy ko po ay tinatawag ko pong 5G over sa pagpapaganda ng paaralan project. Dito po napapalog po yung paglalagay po ng additional trash bins po sa campus namin na mayroong quotations na magpaparealize sa kapwa ko Halilians ng tamang pagtatapon ng basura at pagmamahal sa kalikasan. Balita ko nga, hugot quotes daw ang balang ilagay ni Ian sa mga trash bins. Over sa wiki, di ba? Over. Ikaw ba, Nico, halimbawa, kung may hugot kang ilalagay sa trash bin, anong hugot niya? Ah, sige, sige. Sana, basura lang ang tinatapon mo. Huwag naman ang feelings ko. Boom! Galing, ha? Let's hear Karen's advocacy naman. Ang advocacy ko po ay patungkol sa kalinisan or yung pong proper waste disposal na kung saan ito po ay napakalaking problema dito sa aming paaralan. Nagagawa po namin i-segregate ang aming mga basura, ngunit pag dinidispose po namin siya by municipality, is hindi po tinatanggap. Dahil sa kadahilanan pong minsan daw po ay wala po silang pinaglalagyan. Uber, lupit na tanong! Paano nyo i-relate ang 4G challenges sa buhay ninyo? Kung i-relate ko po yung buhay ko dun sa mga challenges na hinarap ko kanina, ito po yung dun sa part ng puzzle ko. Kasi yung mga puzzle pieces po na yun, yun po yung nagre-represent dun sa mga tao na bumubuo sa akin. Kasi kung wala po sila, wala ko. Over-ready po ako lagi sa buhay ko dapat. Na kahit anong problema, go lang, raban lang. I-relate ko po yung aking buhay sa isang maze. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon, ay dire-diretso lang po ang buhay. Nagkakaroon po tayo ng napunta po tayo sa right, sa left. Sabi nga po, life is a journey na kung saan marami kang dapat lagpasan para makuha mo yung goal mo and yung inyong talagang pinakang destination. And there you have it! Ang dalawang semi-finalists from Luzon. Si Ian from Bulacan and Karen from Quezon. So, sino kaya ang magiging member ng 4G Barkada Ubar sa Galing Squad from Luzon? Kayo po ang magde-decide niyan. To vote, simply visit 4G Bar's official Facebook page here.
Here. Click the link in the caption, then mapupunta kayo sa voting website. Hindi lang po Tagaluzon ang pwedeng mag-vote. Saan mang sulok ng Pilipinas, pwedeng-pwede po kayong bumoto. Ako rin buboto! Kaya, see you guys again! Yes guys, samahan niyo po kami ulit as we continue our search for The Foggy Barkada Ubar sa Galing Squad!